Welcome back to Hilda's Kitchen Vlog. So for today's video, magluluto tayo ng ating Bicol Express. So pag sinabi mong Bicol Express, ito yung lutong Bicol. Hindi naman ako Bicolana, pero part ng Bicol na rin Region 5. My hometown is Masbate. So ayan guys, sinabi ko pa yun. Ito na guys yung ating main ingredients. Meron tayo dito ng pork. Akin na siya chinap. So guys, kasi yung aking pork ay mataba, siniperate ko yung taba kasi atin muna siya na siyang pa mamantikain. Ayan. At meron ako ng onions, garlic, sili, slice ko na siya, at siling labuyo, at may siniperate ako na siling hindi ko pa na-slice. Reserve lang yan. Dahil baka yung slice is baka maanghang na. So, kung kapag talaga Bicol Express, dapat maanghang talaga. Kasi yun yung mga gusto mga Bicolano. Pero kasi tayo, may mga pinakakain na hindi masyado mahilig sa maanghang. Kaya medyo babawasan ko na lang. Yung importante, makagawa tayo ng isang masarap na magugustuhan ng ating pamilya. So, ayan guys. Meron din ako ng unang gata, yung unang piga ito. Mga 1 cup yan. At yung pangalawang gata. Medyo malabdaw na siya. At meron din, maglalagay din pala ako ng sitaw guys. Para magkaroon lang ng buhay yung ating Bicol Express. Optional ito. Kung wala kayo nito, okay lang din naman. Pero para medyo may gulay din naman yung ating Bicol Express. At hindi lang yung sili. Kaya, ito, maglalagay ako sa kanya. Para medyo may greenish naman yung ating Bicol Express. At yung ating bagoong, ang gagawin ko is, yung sa bote na siya, ang lagi namin ginagamit, ito yung Golden Hands. As sweet pala ito siya. So, yan guys. At mag-uumpisa na tayo sa ating pan. Imamantika muna natin yung ating taba. Para hindi na tayo gagamit ng ating mantika. So, ito na guys. Hihintayin lang natin na lumabas yung kanyang oil bago tayo mag-bibisa. So, ayan guys. Kung nakikita nyo, lumabas na yung kanyang oil. Hintayin natin na lumiit siya, maging brown. Para naman hindi nakaka-umay tignan. Masyadong mataba lang kasi yung nabiling pork. So, okay na to guys. Babawasan lang muna natin ng oil. Pwede na tayong mag-bisa. So, yun na guys. Nagtira na lang ako ng konting oil. Itatabi lang natin yung ating fat. Hindi natin siya tatanggalin. Diyan lang siya kasi kakaroon pa rin niya ng oil. Ilalagay lang natin siya sa isang tabi. At magigisa na tayo. Unahin natin ngayon yung ating garlic. At yung ating onion. Nakikita nyo guys na makintab na yung onion, ibig sabihin puto na yun. Ilalagay na natin yung ating pork. Ihahalo na natin sa lahat. Isasabay natin itong ating taba. Pero kasi kahit paano nabawasan na siya at lumabas na. At siya rin yung magbibigay ng magandang kulay sa ating Bicol Express mamaya. So ayan guys, maglalagay na tayo ng ating pork. Lulutuin lang muna natin siya. Ipita muna natin ng mahalis yung kanyang maluto at hindi na siya mamula-mula. So
So ayan guys, maglalagay tayo ngayon ng ating bagoong. Bago natin siya lalagyan ng ating gata, lalagyan muna natin siya ng bagoong. Para nagisa na rin pati yung bagoong. So guys, kung mapapansin ninyo, meron ng kulay yung ating Bagel Express kasi hindi ito yung alamang na fresh na galing sa nawala pang, na hindi pa gisado. Ito kasi gisado na. So, ang magiging kulay nito is parang mamula-mula. So, ayan. Mga 2 tablespoon lang na bagoong alamang. Ihahalo lang natin para mag-blend yung kanyang mag-blend yung lasa ng bagoong. At maglalagay na tayo ngayon ng pangalawang gata. Yung ating pangalawang gata. Para atin na siyang palalambutin. So, kung napapansin ninyo, naglagay na tayo ng bagoong at ng gata. Magkakaroon na siya ng lasa. So, pinapakulan pa lang natin. Malasa na siya. So, ayan guys, pag malambot na, babalikan natin yung ating Bicol Express. So, guys, maglalagay pala ako ng kaunting black pepper. Mga 1/2 teaspoon lang. Para habang nakumukulo siya, nagkakaroon na siya ng lasa. Habang pinalalambot natin. So, tuloy pa rin na natin pagpapalambot. So, ayan guys, lumapot na yung ating, kunti na lang yung ating sabaw. At mukhang okay na. Pero hindi pa ito siya. So, kunti pa. Ilalagay na natin yung ating kakang gata. Ilalagay ko na yung ating unang gata. So, kita niyo naman, napakasarap. Kasi yung gata natin ay puro. At pakukuluin natin siya ulit. So guys, bakit ganito yung kulay ng ating Bicol Express? Hindi siya maputi. Dahil ito sa ating bagoong. So kung ang bagoong natin ay yung galing sa palengke or yung fresh na alamang, ang kulay niya is medyo mamula-mula lang siya. So ayan, ituloy natin at pakukuluin pa natin siya ulit. So ayan na guys, maglalagay ako ngayon ng sitaw. Talagay na natin yung sitaw para kunti na lang kasi yung ating sabaw para sabay silang maluto. So ayan, hintayin natin. At maglalagay na ako ngayon ng ating sealing green. Green lang muna para magkaroon na siya ng amoy mabango. Natin siya ulit para maluto yung ating gulay. So ayan guys, i-check na natin. So ayan, nakikita nyo ang ganda ng kulay at luto na yung ating Bicol Express. So guys, kaya ganito, uulitin ko, ganito yung kulay niya kasi dahil yan sa ating bagoong. Pero kung yung nilagay ninyo yung alamang na fresh, so mas okay siya. So ayan guys, bago tayo magtapos, kung ikaw ay bago sa aking channel, please subscribe. Paki-hit na rin yung notification bell bottom icon ng all para every time na nag-upload ako ay manonotify ka. At paki-follow na rin ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. At guys, kung nagustuhan niyo yung aking video, sana mabigyan ako ng like. At paki-share na rin sa inyong relative and friends at comment down guys sa video na inyo na panood. Maraming salamat sa inyo guys at sana magkita-kita ulit tayo sa aking next video na i-upload. So hanggang dito na lang tayo. Bye-bye!